ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin siya, Pops? Pinag-cover ka ba ng, ano, no, ng GMA ng EDSA Revolution, Pops J, noong 1986? Wala, hindi, ikaw talaga, hinuhuli mo. sino na lang binoto mo noon? Hindi pa ako bumuporto. Ah, mauutak si Pops J. Dahil sa petsang ito, bandang 6:45 ng gabi, 36 na taon ang nakakaraan, opisyal na tumiwilag ang nooy PC chief na si General Fidel Ramos at Defense Minister Juan Ponce Enrile mula sa gobyernong Marcos. Sa dahilan naman nung hindi na rin nila kayang sikmurain ang pandaraya sa kakatapos lang na February 7 snap elections. Salamat sa ilaw, Mike. Si Cory Aquino raw ang tunay na nanalo. Pero ang totoo, natiklo ang kanilang plano na lusubin ang Malacanang para tanggalin si Marcos at pangasiwaan ng isang junta ang gobyerno. Sa radyo, alas 9 ng gabi, si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin naman ay nanawagan sa sambayanan na magpulong sa labas ng Camp Crame para ipagtanggol si Ramos at Enrile at ang mga rebelding sundalo. Ito na nga simula na tinatawag na People Power. Matapos ang 3 araw, umiska po ang mga Marcos pa Hawaii. Isipin lang, ha, si Enrile ay 62 years old na nung nangyari yung 1986 EDSA. At nakilang EDSA na rin si Manong Johnny. At kung titingnan ang nangyari noong 86 bilang isang tangkang kudeta na natiklo, nakilang tangka na rin si Manong Johnny at ilang beses rin siyang nakasuhan. December 28, 1989, sa suspetsyang siya raw ang utak sa likod ng mga serye ng kulaban sa gobyernong Aquino, sinumpahan siya ng NBI ng kasong Rebellion Complex with Murder. Pero imbis na makulong ng 12 taon, inabsuelto siya ng Korte Suprema. May 1, 2001, ilang mga pinaghihinala ang leader na tinatawag na EDSA 3 ang pinaghuhuli ng gobyerno ni GMA. At kasama dyan, ang ating Manong Johnny. Pero pinayagan din siyang makapagpiyansa. July taong 2014, natuluyan sa kalaboso si Enrile, hindi para sa salang rebelyon, kundi sa PEDAF scam. Ang aligasyon na nakatanggap raw siya ng 172.8 million sa kickback. Pero nakapagpiyansa rin siya matapos ang ilang buwan. Mga paps, sa kasalukuyang edad na 98, mukhang aabutan pa ni Enrile ang pagbabalik, if ever, ng isang Marcos sa Malacanang. Eto nga pala si Marcos Jr. noong 1986. Mukhang atapang atao, hindi halatang carefree and lazy ayon sa sinulat dati ng tatay sa diary. Sa kanyang fatigued na army uniform, samantala noong 86, sa araw ding ito, 22 na Pebrero, sa telepono nagmakaawa raw si Enrile kay Cardinal Sin na gumawa ng paraan dahil posibleng matodas sa raw siya sa loob ng 1 oras at ayaw rin niyang mamatay. After 36 years at paiba-iba pa rin ang bersyon ng kasaysayan, ay mukhang natutupad pa rin naman ang hiling noon ni Enrile sa kardinal. Hindi pa rin siya mamatay-matay. At yan ang headlines noon. History ngayon, may replay tadhana del bilog ang balita. Balik sa iyo, Pops J. Maraming salamat, Pops Lord!